Bakit na po ako? Sandali mo lang. Hintayin niyo ako. Sige. Kuya, sandali. Maglalakad na lang po ako. Hindi
Tinan mo kung binalikuran mo. Pati sila Carl at Carla na anak mo, pinabayaan mo. Hindi magagawa yun ang tao. Ikaw, hayop ka! Sinasabi mong iniwan ang kaibigan mo, tanga man niyang nangangalip.
At umalis na mag-isa. Your Honor, ang prosecutor ay gumagamit ng mga nakalibas na pangyayari na walang kinalaman sa kasong ito at pinalalabas ang totoo mga yun. Objection sustained. Prosecutor, pakisuyong tanungin mo ang testigo ng may kinalaman lang sa kaso. Your Honor, hindi pa totoo ang wala itong kinalaman sa kaso. Ginawa ito na nasasaktan yung bata pa siya at hindi na pwedeng kasuhan. Pero sigurado na nakayag doon ang dahilan kung bakit pinagtangka na nasasaktan ang biktima. At dahil po doon, mahalaga suriin ito para sa kaso ito. Isa pa, iniwan niyo nun ang biktima sa panganib. At mag-isang umalis, ganun din ang ginawa niya ngayon. Masyado po nagpapatala sa emosyon niya ang prosecutor. Objection sustained. Paminahon ka. Miss Lee, noong October 7, 25 to 7, may pangyayari pang nangurog ka sa Myung Shin Construction Site. Opo, meron. Hindi maayos na ng construction sa fourth floor. Mula doon, nahulog po ako. Nalaman kong palihim na pinalitan pala ni Jessa ang blueprint. Dahil sa aksidente nun, wala pong sakutin noon ngayon si Medyo. Isa pong malaking kaloob. Sa tamang pag-iisip, hindi niya alam ano ngayon. Sangayon po sa doktor. Sa ngayon, maayos na ang lagay ng testigo. At normal na po ang kanyang kakayahan na mag-isip. National Plaza po ako. Bakit ka nagpunta doon? Sa unang pagkakataon, makikipagkita ako sa papa. Nagkita ba kayo? Hindi. Hindi kami nagkita. Tinulong ako ni Nelson sa kotse. Tapos pumasok yung si Jessa at Rinev ang kotse. Mga isang oras din kami nasa. Hindi ko alam kung paano siya pinihintuin. Pwede naman bigay ka. Nakikita na tayo ng aksidente. Ang tanda ko, may laking hudong truck sa malayo. Naisip kong baka ma-aksidente kami. Sinabihan ko siyang baga... At yun nga nangyari. Na-aksidente kami. Prosecutor, sinadya ni Jessa na ilayo ko para hindi ko makita ang ama at kapatid ko. Meron pang mahalaga ang dahilan? Ang kuya ko. Fiancé siya ni Jessa noon. At ang papa ko, magiging biyanan niya na. Natatakot siya na malaman nila ang lahat ng mga masasamang bagay na ginawa niya. Ipapaalam ko na rin sa ama ni Sawal kung sinong tunay niyang anak. At dahil po doon, pinagbantaan niya ang buhay ko. Tumahimik ka dyan! Your Honor, nagsisinungaling siya. Huwag kayo maniwala. Paano po kayo maniniwala sa isang wala sa katinoan? Jessa, ba't umalis ka at pinabayaan ako nung araw na yun? Nakiusap ako sa'yo na iligtas mo ko! Hindi ko ginawa yan. Tapos hiniling mo na pagtakpan ko ang mga kasalanan mo kung ililigtas mo ko. Ako bumayag sa gusto mo, iniwan mo ko kahit nasa panganib ako. Gusto mo ba talaga akong mamatay? Dahil natatakot kung mabuko ka? Hindi. Pinatay mo na ako nung sandaling binitawan mo ang kamay ko. Nung tinulong mo ako sa opisina ni Papa Director 25 years ago, nung nahulog ako sa fourth floor ng Myung Shin Construction Site, pinatay mo na ako sa lahat ng yun! Jessa, pamamatay tao ka. Hindi ka pa rin maaamin kahit tatlong beses mula akong pinatay. Umamin ka na. Kahit minsan sa buhay mo, lumuhod ka at humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan mo. Laban ang kasinungalingan mo! Wala akong kasalanan, kaya ba't ako hihingi ng tawad? Ang strap na to, tanda mo ba? Habang nag-aaway tayo, nahila ko at natanggal ko ang strap na to sa bag mo. Sabihin mo nga, bakit mo naman itatapon ang bag mong pinanggalingan ng strap na to? Kung talagang wala kang kasalanan, walang dahilan para itapon mo ang bag na regalo sa ilang mama mo! Your Honor, gagamitin ko ang strap na to at tagpag na nasasaktan bilang ebidensya. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Kung hindi ka nalang umamin, para sa reputasyon niya? Walang visa ang hiling na to! Prosecutor, totoo ba ang
mga sinasabi ng nasasaktan? Papa, katulad pong kapatid ko si Medyo, ang biktima sa kasong to. At ang nasasaktan na si Jessel, asawa ko po siya. Pero hindi pa rehistrado ang kasal namin. Anong kalokohan ang ginagawa mo sa kasaysayan ng batas, Prosecutor Joe? Dahil tinangka ng asawa mo patay ng kapatid mo, kaya inuusig mo siya! Your Honor, bago ko pa ituloy ang kasong ito, alam ko pa may malalapag ako. Nakahanda po akong nitiwan ang posisyon ko dahil doon. Pero sana hayaan niyo pa muna akong magsalita bilang prosecutor. Hindi bang nasasakta na si Jessel may ginalaman sa aksidente sa Mule Shield Construction Site? Maliwanag ng professional negligence yun. Binayaran niya ang asawa ng biktima at sinira ang ebidensya. Sapagkat ang ibang palabas yung may kasalanan, nagawa niya ang crime of aiding the destruction of evidence. Bukod doon, pinuwera sa niya sumakay ang biktima. At noong aksidente, hindi niya niligtas ang biktima, tinayaan niya itong mamatay. Crime of confinement yun. At murder by omission. 15 taon ang iniingi kong sentensya. Ano? Paolo? Yan ba ang tinatawag na asawa? Di ba sabi mo sa akin, mahal mo ko? Tawag mo akong mamamatay tao? Buhay si May, kaya sinong pumatay at sinong pinatay? Wala namang namatay! Kaya anong kalokohan ang sinasabi mo may mamamatay tao? Walang hiya ka talaga. Hindi dahil buhay ako, ibig sabihin wala ka ng kasalanan! Jessa, kung meron kang mata, tignan mo to! Sa kotse kung saan mo ko iniwan, nasunog doon ang balat ng buong katawan ko. Sa lahat ng mga pagkakataong ginagamot ko ang mga sugat ko habang umiiyak, wala akong ibang inisip kundi ang makita ka muli. Hindi. Nakaligtas ako sa bingit ang kamatayan dahil inisip kong dapat kang pagbayarin sa lahat ng mga nagawa mong kasalanan. Hindi! Hindi! Matatanggap ko na baliwa ko dahil sa'yo. At hindi ko rin nakita ang papa ko nung araw na yon. Pero ang hindi, hindi kita mapapatawa dahil sinakta mong damdamin ng mga anak ko! Nakaligtas ang biktima na inakalang namatay at siya naging testigo sa kasong ito. Kaya dahil dito, nais kong baguhin ang akusasyon. Attempted murder sa halip na murder. Dahil sa ginawa ko pang paglabag, tatanggapin ko po ang anumang parusa. Sumarin na nasasaktan at ang mga testigo niya, dapat di maparusahan sa kanilang mga kasalanan. Pakiusap niyo na. Ha, 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 ha.
Human Decision. Meron po ba kayong problema? Mga nag-aalala kayo? Nasaan na pala ang Loco Roman na yun at si Sawan? Namasyal ba sila sa Pine Forest? Naku, malapit na mag-umbisa, wala pa sila. Wala silang mapapakita ngayon. Huwag kang mag-alala, ito na ang huling araw na magtatabala ka. Pag mahaba ang buntot, sigurado maaapakan din. Sinabi niyang huling araw na magtatatalak ako. Ah. Naku, yung buntot ko nga pala. Sekretary Joe, tara. Ay, ano ba ginagawa mo? Ba't ang tagal mo? Ako na nga. Ang lalaking to. Paano ba tatanggalin? Ayun, ang dali pala. Ah. Anong ginagawa niyo, Mr. Miguel Tan? Mr. Miguel Kang Bakamo? Aba, wala ka ng modo ngayon ah. Ako po ba ang walang modo? Kayo ang dahilan kaya gumuho ang Cubit Orphanage. Paano nyo nasisigmurang humarap sa katulad kong nakaligtas doon? Dalawang beses yun akong kinidnap. Bakit ang lakas ng loob yung gawin yun? Hindi ko talaga maintindihan. Sa kabilahan nun, kinalang ko kayo bilang tao at pinakitunguhan ko kayo na maayos. Dapat lang. Tandaan mo, anak ka ni Roman sa labas! Hindi sa hindi kaya ng iba, pero ayaw lang talaga nilang mamuhay ng katulad ninyo. Alam niyo sa totoo lang, napakadaling kalimutan ang prinsipyo at mamuhay ng wala nun. Hindi mahirap ang ginagawa ninyo, pero kahit ganun, hindi tama na gawin yun. Dapat mahiya ang isa kung ganun ang ginagawa niya. Kahit gano'ng kahirap, hindi dapat kinakalimutan ang prinsipyo. Tumahimik ka na dyan! Ang lakas ng loob ng pangaralan ako! Makinig kayo. Huwag yun ang pangaraping manalo. At kahit na manalo pa kayo, ilong buhangin yun ang guguho. Tandaan nyo, binalaan ko na kayo. Ay, kumakaas to, parang hindi niya ako binala. Iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Itapon mo ito! Sige na! Alisa! Papa, malaking problema. Tumawag po ang City Hall. Gusto rin po nila ma-inspect ang museum. Gusto nila makita habang tinatayo. Ano? Dahil sa railing traffic, na-delay po tayo. Paano po ito? Napakiusapan ko silang bukas na lang. Sa ngayon, itong competition ang importante. Aalis muna ako sandali. Hindi dapat malaman ni Daisy. Kahit anong mangyari, huwag mong papalam. Malinaw! Jason? Jason? Pato, wala naman pong problema sa anak ko. Ayos lang ba siya? Wala naman pong problema. Masyado lang siya na siya kaya nangimatay. Magkakamali din siya. Jason, gumising ka na. Ha? Jason? Kamag-anak niyo kayo? Pwede po ba ang pakiregister mo muna yung pasyente? Siya sumakay ang biktima. At ang asidente, hindi niya niligtas ang biktima at inayaya itong mamatay. Crime of confinement yun. At murder by omission. Gabing niyo mga taon ang hiningi kong sentensya. Ano lang gagawin ko? Saul, May, anong plano niyo? Gusto niyo ba talaga ako makulong? Ano ba nangyayari? Paano ito nagawa sa akin ni May?
Nasaan siya? Wala ko siya. Huwag ka mag-alala. Papahanap ko siya sa mga tao ko. Kahit saan sulok pa siya magtago, sisiguruhin ko na hindi siya makakawala. Kahit anong mangyari, kailangan madalawin natin siya sa korte. Si Prosecutor Judo. Ano? Mahanap niyo may-ari ng kotse? Sino siya? Si Mr. Cho. Yung sekretara ni Miguel Cao. Makakaasa po kayong gagawin namin ang lahat para muli madiskubre ang mayaman natin kasaysayan. Magandang araw po. Ako si Saul Gyu. Kasama ko po si Architect Roman O mula sa Chonbi Palace Architect Firm. Isa pong karangalan na humarap sa inyo ngayon. Nag-umpisa na yung competition natin, ah. Paano wala pa rin si Romano hanggang ngayon? Yung apprentice niya na nga nandito para mag-present. Anong gagawin natin, ha? Pag-iusap, tumahimik kayo habang nagsasalita siya. Bago po ang lahat, meron lang po akong gustong sabihin sa inyong narinito. So ngayon, pinag-uusapan ng buong bayan ang pagtatayo ng Chonbi Palace. Ako rin po interesado dito bilang isang mamaya ng bansang to. Paano natin lubos na magagamit ang Chonbi Palace bilang National Assembly House? Paano mababawasan ang aparang durot na pagtatayo nito? Isa pa, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng Chonbi Palace? Ilan to sa mga tanong na naisip ko. Pwede pa pag-isipan mo na lang yan sa bahay niyo. Sayang ang oras natin, kaya bilisan mo na! Gusto mo, Lord. Interesante yung mga sinabi mo. Pakituloy mo lang. Papa. Ang atensyon sa atin. Ang mga opinion kong yun, in-upload ko sa SNS ko. Ilang minuto lang, 20,000 plus na po ang views at 1,000 plus ang comments. Hindi man tama lahat ng comments, pero sa dami ng iba't ibang opinion, meron pa rin po tayong makukuhang magandang punto na pwede pag-isipang mabuti. Dahil matatagalan bago matapos ang Chonbi Palace, para siguradong hindi mabigo ang taong bayan, mas maganda kung magre-research pa tayong mabuti ng mga may kinalaman sa kultura natin. Kayo ng anak siya ni Romano. Puro siya talaga. Manang-mana. Ikaw, maganda ka? Hindi ba sapat naman na manalo tayo dito? Si Architect Romano, ngayon, iahayag ko ang pinakauna ang materialis ng Chonbi Palace. Basic material para sa Chonbi Palace ay pine tree na may high quality. 26 years ago, yung pine tree na pinakita ni Master Salvador Shi, isa yung Ginkgang Song na 120 years old. Maganda naman ang quality, pero hindi mo madali lang makakuha ng katulad nito. Totoo kong, hindi yan kasing ganda nung kay Chairman Shi. Pero kung sa pagkakatuyo at tibay, walang mapipintas dyan. Malaki po ang tiwala ko na pinakamaganda ang matatayo namin. Tataya ko dito ang pangalan ko. Makakaasa po kayo. Architect ka, anong materialis ang inihanda mo? Sa ngayon, wala akong dalang pine tree. Wala siyang pine tree. Ano kayang pinaplano niya? Hindi pine tree ang basic material para sa project na to. Kundi ang lupa kung saan tutubo ang pinakamagandang Ginkgang Song. At alam nyo, nahanap ko na kung saan may lupang pinakanakakahubig ng lupa sa Uljin. Walang iba kundi sa lugar na gustong pagtayuan ng Chonbi Palace ni Chairman Shin. Kung ganun, itatayo mo ang Chonbi Palace na walang hawak na pine tree? Siyempre, hindi. Ang mga pine tree na nakatanim ngayon sa lupang pinagtatayuan ng Chonbi Palace ang solusyon. Alam nyo, hindi sila pwedeng ilipat dahil mamamatay din lang ang mga yon. Ang mga pulong nandun, bagaman 50 taon pa lang sila, lumaki sila sa pinakamagandang lupa. Kaya sigurado ang kalidad ng mga yon. Ika nga,
meron tayong tinatawag na home court advantage. Kaya kahit nasabihin 200 taon pa, ang mga puno na yan, hindi mananalo sa puno ron. Ha? Sa unang round ng competition, hindi na naging madali. Ang totoo, hati ang naging opinion namin apat na hurado. Kaya tayo din yung dalawa. Maya-maya, uumpisahin na natin ang ikalawang round. Maaari muna kayo mag-break. Ano pong kalukuhan to? Kahit wala silang pine tree? Oo, pero aminado ako may punto kasi na ganito. Kung nasa atin yung pine tree, siguradong sa round na yun, natalo natin sila. Pero nakakapagtaka talaga. Ba't kaya bigla na lang nagkasunog sa warehouse? Siguro kasi pangit yung security. O kaya, langit na nagpasyang hindi para sa kanya ang project. Kaya mo na. Ayun naman. Basta, ang mahalaga, tumingin ka sa mata ng mga hurado. Naku! Professor Han! Professor Joy! Kumusta po? Nandito ka para sabihin sa iyo katotohanan ng hindi mo alam. Tungkol na naman yan sa nakaraan. Naiintindihan kong nasaktan kang napagbintangan ka. Pero yung ginawa mo na pagtampi kay Daisy Shin, parang hindi naman yan tama. Nakaraan ba ka mo? Yung painting na gagamitin sana ngayon, alam mo namang nasunog kagabi, di ba? Ano bang gusto mong sabihin? Sa lugar na pinangyarihan ang sunog, may kahinahinaan ng kotse yung nakita. At ang may-ari nun, si Mr. Cho, ang sekretary ni Chairman Kang. Ano to? Sinasabi mo bang ang papa kong dahilan ng sunog na nangyari kagabi? Kasing kalabuhan yan. Ginawa niya yan? Parang buhay na ni Papa ang mga pulong yun. Baka dahil sa matindi niyang pagnanasang manalo. Dahil guilty siya sa kasong arson. Siguro hindi ko na kailangan tayong paliwanag sa iyo na bali walang manalo sa round dito. Sandali. Baka meron lang misunderstanding. Patapusin mo na lang muna ang competition. Maalamin ko nangyari. Please lang. Una, pero yung katawang mo kailangan maging maayos para makabayad ako. Bilisan mo na, ha? Kailangan matapos to bago bumalik si Boss. Nelson! Diyos ko! Ano nangyayari? Ha? Sino may gawa nito sa'yo? Walang hiya kaya! Diyos ko, anak ko! Hindi lang pinunta ng anak mo ang mga gamit sa bahay. Pati ang titulo ng bahay at kontrata ng salon, ginamit niyang collateral. Alam mo ba malaki ang inutang niya sa akin? Hindi ka ba naaawa kay Sawal na nagpapagod para bayaran lang ang utang na yun ng anak mo? Pero ng iba ang pinaka-nakakatakot. Dapat yung ituro mo sa anak ko. Makalata, ako na lang ang habulin mo. Pero dapat, tigilan mo ang anak ko. Hindi ko dapat gawin niya. Bakit kayo nagkakaganyan? Kuminahong kayo! Ay, tigilan mo ko! Kasunduan niya na matapos nila maghiwalay ng anak ko, hindi na siya makikipagkita kina Kyle at Carlo. Papa, hindi ko magagawa na. Anong kabutihan nun? Hindi ko papakapalin ang asawa ko. Nahihiba ka pa rin ba? Ang lakas ang loob mo tawagin siyang asawa. Nagawa mo siyang ibenta habang nasa ospital siya! Nelson, Nelson mo na pabili mo, anak. Kahit magbukit-bukit nila ako, kaya ko po ito! Abin niyo ako ito? Kusang ba talaga magbabag ba? Dahil na sabi ng pumayin ka na! Mamayo ko! Ayan! Pagbihira nun! Bakit ko kasi ginawa ito? Tama yan! Pumunta na tayo dito sa impyerno! Ano ginawa ito? Ha? Bakit ako pinahiya ng gani? Sandali na! Sandali! Teka! No, no! Sos! Huwag ko lang bumili yan! Pagbihira! Pagbihira! Na! Ano bang kapalaran doon? Ba't ako nagkaroon ng ganyang harap pagkatapos ko maghirap?
mga anak. Patawarin niyo si mama niyo. Hindi ako mabuting ina. Iniban ko kayo sa papa niyo. Pasensya na talaga. Huwag niyo po kayong umiyak. Hindi niyo rin naman po ginusto yun. Hindi po ba dapat magsaya na tayo ngayon? Oo. Tama ang sinabi mong yan, Carla. Mama, ito po. Minju! Alam kong nandyan ka! Hindi ka lalabas dito! Jessica, inaasahan ko na pupunta ka dito. Ano? Tinawag mo akong mamamatay tao? Pinagplanuhan mo talaga mapunta ako sa impyerno, hindi ba? Bakit? Mali ba ang ginawa ko? Umarte ka lang kanina nung mahimatay ka sa korte, tama? Kita mo naman, buhay na buhay ka ngayon. Anong plano mo? Anong gagawin mo ngayon? Sinira mo na ang buhay ko! Aba! At ako pa ang naniraan ng buhay ngayon? Sino ba may kasalanan na nabaliw ako? At kung bakit nasunog ang buong katawan ko? Nakakatulog ka pa ng maayos pagkatapos nun? Jessa, sisiguruhin ko makakasama kita sa impyerno. Sa tingin ko, regalo talaga na nabuhay pa ako. Kung hindi ka mapaparusahan, walang silbi na nakaligtas pa ako. Pumunta ka. Bakit ginagawa mo sa akin to? Kulang pa ba ang panggugulo mo? Gusto mo ba makita ang babaliw ako, ha? Ano? Ako anong gugulo? Mag-isip ka nga naman tino, Jessa. Napakarami mo ng tao nasaktan sa mga ginawa mo. Hanggang ngayon, hindi mo pa alam yun? Jessa, ang pinakamalaki mong kasalanan. Hindi mo tinatanggap hanggang ngayon na napakarami kang ginawang masama. Kaya wala akong magagawa kundi ipakita yun sa'yo. Sino ka sa akala mo? Bakit kailangan ka maging kapatid ng asawa ko ang tuloy ng buhay mo? Wala ka naman tatakbuhan. Para kang dagana na bitaw. Aminin mo na ngayon ang mga kasalanan mo at tanggapin mo naman huwag ang kaparusahan! Papa, alam kong may magagawa kayo. Hindi. Tutulungan
alam ko lang ang mga taong dapat kaawaan. Kaya, huwag mo nang sayangin ang panahon at lakas mo. Ang dapat mong gawin, tanggapin mong kriminal ang ama mo. Yan ang pinakamabuti para sa lahat.